will make your business come alive. Are you part of the next generation? It's time to go supersonic. Ayun guys, hindi ko na po patatagalin dahil sa ganitong negosyo, may tatawagin po ako na ating motivator for today. Ayan. So ready na po ba kayo? Paano niya po ito ginawa, itong Crowd One Network? So tatawagin ko na po, please get ready po ang ating special guest from Team Unstoppable, no? Siya po ay recording in progress. Ayan, recording in progress, team from Team Unstoppable. At ang tatawagin ko po nito ay masasabi ko po siyang napakasipag at talagang experience na po siya ng matagal na sa ganitong larangan ng industry ng network marketing. And then, siya po ay dating former aircon technician. Okay po? 8 figures na po at talagang masasabi kong itong taon na ito ay tinagurang El Gobernador. Kung may El Presidente, may El Gobernador. So, hindi ko na patatagalin. Please welcome ang ating going director 2-star, Sir Jerry Caballar. Yan. Sir Jerry, nasa na po kayo? Pwede po ba kayong pumasok? Okay? Ayun. Okay. Check. Maraming good na. Okay, palapakan po natin. Ayan. Go ahead po, sir. O ba? Maraming good po, sir. Yes. So, yan. Good morning sa lahat. Good morning sa ating mga leaders. Sa lahat ng mga uplines. Sa lahat ng mga mentors. And sa ating mga guests po ngayon. And of course, sa mga organizers po kanina sa event ng PlantaX, nandun po ako, sobrang nakakatuwa. And ako lang kinila ko kay Coach Beck and kay Coach Beste, parang, alam yung pakiramdam ko, parang wala na ako dapat sabihin dito. sa kanila pa lang, finish na. Tapos na dapat ang usapan sa about business. But anyway, maraming salamat po, Ma'am Laika, and sa Team Europe po, sa pagbigay po ng pagkakataon na makapag-share po dito sa team. Ng ating business. So, sa mga hindi pa po ako kilala, my name is Jerry. Isa po akong Bisaya. May mga Bisaya po ba rito eh? Okay, tingin mo na ako ha. Malalaman ko po kung may Bisaya dito. Magbukas po kayo ng camera, maniwala kayo sa akin. Kilala ko po mga mukha ng mga Bisaya. Kahit hindi ka po magsalita, alam kong Bisaya ka. Okay. Bakit malalaman ko? Simple, maganda at gawa po pag Bisaya, di ba? Anyway, bago ang lahat, no? So, pasalamatan ko muna ang ating Panginoon na siyang may likha ng lahat ng ito sa ating mundo. And of course, sa founder ng ating company, Sir Jonas, and sa BOD, Board of Directors, and of course, sa lahat ng mga products and services, especially at Flight X, and kay Sir Chris, and sa lahat ng mga organizers na bumuo ng ating event kanina, and sa lahat po ng mga sponsor. Sa inyo po mga mabubuting puso, maraming salamat po sa inyong pagbibigay po ng amount para po mayaraos po ang ating event. Sobrang successful po ang event kanina. Sobrang nakaka-proud kasi yung effort po ng mga organizers. Hindi matumbasan ng salitang salamat. And ako, napakaganda po ng event kanina. Anyway, ang topic po ngayon is about training, no? About sa ating dashboard, paano buksan, paano ba talaga yung business natin. And I'm sure siguro, more on member na ito nandito, no? Wala naman po siya mga guest dyan nandito. So, kung member po nandito, medyo iibahin ko lang po yung magiging sharing ko ngayon. Mas more on real talk po tayo. Okay? para medyo magigising. Okay? Sana wala dito yung mga leaders ko para hindi po masaktan at hindi mag-quit. Joke lang. Kasi ganito lang po mga kapatid nyo, I started in network marketing 2014. So mayroon po akong background in before sa previous company, hindi pinababagin niya yung global. May 5 years po akong experience, and doon sa 5 years experience, doon ko po masasabi na talagang sulit yung process na yun. Talagang sulit, bakit? As in, from the start, walang kong masasabi na tumigil ako mag-network. From the start, mula nung sumali ako sa network marketing, from aircon technician to network marketing, from the start po, wala pong tigil sa pag-network. Although may mga times po talaga na pinanghinaan ako ng sobra, pero
sabi ko nga, lagi namang sabi sa training is tuloy-tuloy lang. So nagtuloy-tuloy po ako. And good news, within 5 years time, sa loob ng 5 years, kumita po ako sa ating milyon. Malaki? Malaki po bang kalating milyon? Kung managsabi malaki, malaking kahiyan. Imagine po. 5 years in network marketing, as in wala pong nangyari, pero hindi ko po ikinakahiyan. Hindi po ako nagsisisi doon. Bakit? Alam po, minsan kasi, sa buhay natin, no, madalas kasi gusto natin yung magaganda lang na bagay ang gusto mangyari sa buhay natin. Ganun kasi tayo, nature ng tao na gusto laging magaganda lang ang gusto mangyari. And lagi nating tanda, mga kaibigan, no, na ang creator po, ang universe po is, pag nagbigay po siya ng blessings, lagi niyang tiyatawag na duality. Yung dalawa lagi yan. Dapat pantay, balance po siya nagbigay. Kasi balance po ang mundo. So pag nagbigay siya ng blessings, meron siyang tiyatawag na process o challenge. So kung i-enjoy, gusto mo mag-enjoy sa result, sa success, dapat mag-enjoy ka rin sa proseso na pagdadaanan mo along the way. Kasi hindi mo pwede mangyari na pag sumali ka sa business, is agad-agad, magkakaroon ka ng million, magkakaroon ka ng result, magkakaroon ka ng magandang buhay. Wala pong ganun. Kasi matagal po ako naghanap ng ganun company na pagka-join, ganun ka agad, million ka agad, wala akong nakita eh. Kaya lakas na nakita kong company na magaganda, may proseso. So sa process na yan, dito mo yung dadaan ka ng challenges. So, noong members ko tayo ngayon, I hope na ano na tayo, pagka marinig mo yung sasabihin ko sa iyo, huwag ka nang ulilag. Parang pagkain lang po ito ng isda. Automatic, itatapon yung tinik, kakainin yung laman. Parang kung gusto mo yung sinabi ko, absorb mo lang. Pag hindi mo gusto yung sinabi ko, then lift mo lang. Pabayaan mo lang yung sinabi ko. Pero I'm sure meron kang matutunan dito. So bigyan mo po ako ng konting oras, makinig lang sa aking kapatid. So, sa business kasi, kadalasan natin, mga Pilipino, especially Pilipino, kaya lagi tayong nahihirapan or madalas tayong hindi nagkakaresulta sa business kasi nga, gusto kagad natin yung instant. Yung tipong madalian, mabilisan. Kaya maraming naiskam eh, mga kapatid. Ang network marketing is more than 70 years na po sa buong mundo. Kung pag-uusapan natin yung scam, hindi po scam ang network marketing. Hindi po scam ang business natin. Kaya kung may marinig kang sinasabi nila, eh, scam yan. Patawarin mo naman sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang sinasabi. Okay? Ngayon, mga kaibigan, kung gusto mo talaga magka-result sa ganitong business, siyempre, lagi mong i-involve sa sarili mo sa training. Huwag na kang lumayo sa training. Kasi bakit? Ang training na to, para kang baso eh. Wala kang laman nung umpisa. Huwag kang acne. Huwag kang alam ko na yun eh. Ay, si Sir Jerry. Ay, narinig ko na yun. Nagsalita. Alam ko na yung sasabihin yan. Ay, mga trainer dyan. Alam ko na yung mga sasabihin yan. Bubulain ka lang yan. Uutuin ka lang yan. Pag acne ka, kahit anong salin sa'yo ng knowledge to wisdom, hindi na mag-absorb sa mindset mo. Kasi bakit? Marami ka ng alam eh. Para kang tambay eh. Pag tinanong mong tambay, lahat alam eh. Kahit mga nangyayari sa showbiz, alam ng tambay yan. Parang kung tambay eh, alam mo na lahat. Kung alam mo na talaga yung business, dapat magkaroon ka ng resulta. Magkaiba ang alam sa narinig. Tandaan mo po yan, magkaiba po ang alam sa narinig. Baka narinig mo lang, pero hindi mo talaga alam. Dapat alam mo. Paano alamin? Alam mo na, dapat alam mo buksa ng yung dashboard. Yung account. Ang hirap kung mag-business, kung ikaw mismo, hindi mo alam, paano magbukas ng account mo. Hindi ka nga siguro nag-click na yung daily na virtual option eh. Tama ba? Tama ba yung virtual option na, di ba? Baka hindi ka nga nag-busy ka dun sa mga news eh. Baka nga hindi mo pa nabuksan lahat ng sulok na yung account. Tapos ang masama pa nito, nagreklamo ka. Hindi ako kumita dyan. Pangit si Cloud yan kasi hindi ako kumaman, hindi ako kumita ng malaki. Tapos ikaw mismo, napakatama na magbukas ng account mo. Okay, sorry ha sa mga leaders po. Masasabi ko, ang kapal naman ang mukha mo para maghanap ka ng result at wala ka naman ginagawa. Okay, okay po ha, sorry po ha. Training po ito. Pinagsalita niyo po ako about sa training. And dashboard po ito. Wala pong bulahan dito pagdating sa business. Pag nagpapabula ka o gusto mo lang bubulahin kita, naku po. Huwag kang showbiz. Wala ka sa showbiz.
pagdating sa negosyo at alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung business na pinasok mo. Ang hirap sa atin, gusto mo gusto natin kinita, kung napakatamad natin mag-discovery about sa business. Kapit narinig mo lang sa isang speaker, nakikita ka, doon ka na lang sa stick, naniniwala doon. Kaya lang masama doon eh. Pero dapat ikaw mas mag-discover ka din. Kasi napakarami kong laman ang ating dashboard. Ang dami kong pwede mong matikin dyan. Hindi mo lahat nga siguro ng bonuses, hindi mo alam eh. Hindi mo pa nga siguro alam na may share of loss. Napakalabok mo naman. Ilang topic mo yan, yung share of loss. Pangalawa, yung binary, pangatlo, yung matching bonus, pangapat yun eh. Yung residual, yung panglima, yung ating monthly, na kinikita, 12 bonus. Yan mo yan lahat. Kapag nakita mo lahat ng bonus sa ating company, sa ating business, doon mo masasabi, napakagandang gawin ito long term. Napakaganda itong gawin seryoso. So, mga kapatid, kaya maganda ko talaga na kapag sumali ka sa ganitong business, huwag na huwag kang lumayo sa training. Training is our foundation sa business natin kasi dito ka po matututo. Mahirapan kang mag-grow, hindi ka lalaki kung walang foundation. Wala pong nakita ng building, ng mataas na building kung walang foundation. Minsan kasi, habang nagsisimula tayo sa business natin, minsan hindi ka agad magmamanifest ng result yung money. Yung income, hindi ka agad magmamanifest yan. Kasi bakit? Ang unang magkakaroon ng result sa'yo is foundation. Ugat mo muna. Yung commitment mo muna, yung dedication mo muna. Hindi po pwede magtanim ka ng mangga, kinabukasan, titubo ka gabing puno. Walang ganon. Sa umpisa, wala kang makita ng result. Sa umpisa, wala muna. Kasi bakit? Karakter mo muna ang magbabago dito. Kung dati, masyado kang pasaway, ngayon magbabago yan. Along the way. Kung gusto mo talagang magkaroon ng malaking result, una mong baguhin dito yung programming ng mindset mo. Programming ng isip mo. Na dapat aware ka na wala ka pang alam sa ganitong business, dapat lagi ka mag-undergo ng training. Araw-araw. Kung kinakailangan araw-araw. Napakaswerte nyo nga eh. Kasi bakit? Yung training natin nasa Zoom na. Nasa webinar na. Kami that time ay talagang mamasahe pa. Gagastos pa ng pera, ng pagkain. Talagang maalikabukan ka pa. Siksikan pa sa bus. Pero ngayon napakaswerte na mga bagong ngayon. Kasi bakit? Bayo Zoom, pwede na. Tama ba? Tama. I-inform mo lang sarili mo na umatid ng training para doon ka matuto, doon ka mag-grow, doon unti-unti ma-develop yung karakter mo. At doon, kahit anong sabihin ng ibang tao sa'yo, kahit anong sabihin ng negativity about sa business mo, hindi ka matitinag. Bakit? Malalim yung foundation mo. Malalim yung kaalaman mo about business. Alam mo kung saan ka dadalhin yung business na to. Lalo nga na mayroon tayong magandang product, Planet IX. Kung gusto mo talaga, or talagang nagugustuhan mo ang Planet IX, talagang proud ka sa Planet IX, dapat proud ka sa business mo. Dapat i-share mo ang business na to. Bakit? Kapag walang tao, walang player. Tandaan nyo to ha. Kapag walang tao, walang player. So, kailangan natin kumausap ng tao para makapag-share ng opportunity at the same time, matulungan natin yung Planet IX magkaroon ng player. Kasi po, ang player po is tao. So, ang gagawin natin? Siyempre, mag-share din na mag-share ng opportunity. Magkumausap ka ng tao, i-share natin yung opportunity ng tao dyan, at the same time, ituro natin yung Planet IX, balansin po natin. Huwag lang po puro Planet IX, walang din po puro Cloud One. Balance lang po. So, kung sum mo ng products, i-share ang opportunity para po balance. Bakit? Tandaan nito po ito. Iba't iba po ang gusto ng tao. Pwede, gusto nila maglaro, then go. Paglaroin mo. Kung gusto nila talagang kumita ng malaki, kung tipong meron silang long-term na malaking income na result, then mag-network. Nasa network ang malaking kita. So, anong goal ko? Balance lagi yan. Products and business. Huwag natin paghiwalayin. Totoo po yan. Totoo po ito. Magiging gratitude po tayo. Magkaroon po tayong gratitude sa company. Naging grateful po tayo. Kung talagang gusto mong ipaglaban sa Planet IX, sa proud na proud ka sa Planet IX, maging proud ka sa Cloud One. Kasi dyan nagsimula ang Planet IX. At huwag na huwag mo pong paghiwalayin ang company ito. Kasi sila po ang
ang nag-umpisa para makilala si Plant IX, at ang Plant IX po yung foundation ko ng problem sa Puyan. So, mga kapatid, tanda mo to. Hindi mo ko na patatagal yung ating share mo, pero gusto ko po matutunan ito. Tandaan ito mga kaibigan. Pag pumasok tayo sa business, of course, walang ibang magbibigay sa ating malaking blessings, kundi ang task ko yan. Baliwala lahat yan. Kaya gaano pa tayo kagano magsalita kung aalisan ka ng task ng biyaya, wala po talaga yan. Kaya unahin po natin yung task, ipagpasalamat natin yung task, pag-pray natin yung company, pag-pray natin yung founder, pag-pray natin yung mga products and services na magiging maganda pa yung mga service na ibibigay na sa lahat ng affiliates. Ipag-pray natin yung mga grant upline na mag-stay sa ating company. Pag-pray po natin yung mga buhay ng ating mga taong mag-invite sa atin dito. Kasi bakit? Lagi mo itong tanda lang na minsan, ang tingin kasi natin sa mga upline natin, yung mag-invite sa atin, no? Atin natin yan. In-invite naman ako yan para kumita siya sa akin. No! Ituring mo yung anghel ng buhay mo. Kahit hindi yan mukhang anghel. Ha? Ituring mo yung anghel ng buhay mo, yung upline mo, yung direct upline mo, kahit hindi yan mukhang anghel. Kasi bakit? Siya yung nagbigay sa'yo ng opportunity, bakit nakilala mo yung company ito. Ako, lagi kong pasasalamatan yung tao nag-invite sa akin, sa unang-unang nag-invite sa akin dito sa business ko. Kahit pa hindi mag-grow yung partnership namin sa business at home, lagi akong grateful sa taong yun, kasi bakit? Kung hindi niya ako invite sa network marketing, malamang, hindi ko makilala si taong yun. Totoo po yan. Kaya ngayon pa lang pasalamatan mo yung taong nag-invite sa'yo. Always be grateful, kapatid. Okay? Kasi hindi po pwedeng magkaroon ka ng magandang buhay kung meron kang sama ng loob. Huwag po natin ugaliin na magtanim ng sama ng loob. And of course, ipag-pray mo yung business and ipag-pray mo yung sarili mo na magiging right person kapag ka-iblis ka ng ligad. Kasi baka makalimutan mo. Kasi minsan talaga ito, tao. Kasi tayo yung makakalimot minsan. Ito, madalas nakakalimot. At kapag kumita na, nakalimutan natin kung saan tayo nagsimula. Diba? Then, pag mayroon na makita hindi maganda sa company, kung ano ang sasabihin sa company, nakalimutan na kung sino nagbigay ng magandang buhay sa kanya. Kapatid, tandaan mo to. Kung hindi ka grateful sa company na nagbigay sa'yo ng magandang buhay, kahit ilang company mo ang sasalihan mo, mabawin at mabawin yan sa'yo. Ano rin ba kung hindi mo na gusto ang company natin ito? Malis ka na lang na mas mapayapa. Walang ibang sasabihin kundi maraming salamat. Kaysa naman marami kang sasabihin hindi maganda. Ibabalik at ibabalik yan ng universe. Tandaan mo yan. Kung anong energy yung binitawan mo sa universe, yan ang ibabalik sa'yo ng universe. So, huwag po tayong magmataas. Huwag po tayong magmalaki sa sarili natin kasi wala kang katayahan. Scientific lang yan ng universe, tanggal yan lahat. Okay? And, of course, always be humble. Kahit pa sabihin natin na president level ka na, senior president ka na, huwag po natin ipagmalaki na narating natin yan dahil sa effort natin. Yes, of course, na-effort ka, pero huwag natin kalimutan na malibas tayo down the line na humahataw, bakit tayo umangataw. Tandaan yan. Wala pong self-made millionaire. Pero kung sa tayo na cooperation with your team, nasa grupo po yan. Hindi po to tayo yung self-made millionaire. Kasi kung meron self-made millionaire, paano mo nagawa? Kumita ng million na walang katulong. Kahit anong company pa yan, corporate man yan, or traditional business na yan, meron ka pong katulong dyan. Especially network marketing. Pasalamatan yung mga leaders mo. Lalo na yung mga leaders na nagsisimula pa lang, huwag mong iiwan yan. Kasi pag iniwan mo yan, matinding sagutin mo yan sa universe. Tandaan mo, na walang company na lumaki ng sobra na hindi dumaan sa matinding challenges. Kung dumaan ang challenges ang company natin, pagpasalamat mo yan kasi doon mag-grow yung ating company, doon magkakaroon ng improvement, doon magmamature
yung ating business. So, para sa akin, wala na akong mulbang mahalo siguro, pero ewan ko lang, kung meron pa kayong itanong, pwede ka magbigay na, pwede ka magtanong at least dalawa. O isa't kalahating question lang siguro. Magsasagot po ako ng isa't kalahating tanong po bago po ako magbigay ng end ng sharing. Isa't kalahating question po ma'am, pwede po mo entertain ma'am. Wow! First of all, palakpakan muna po natin, pakatinding motivation po. Thank you very much po, Sir Jerry Caballar, and I miss your training. Noong umuwi ako sa from Milan to Philippines, gusto ko po pag umuwi ulit ako, atin ako ng training niyo personal. Grabe. Ang dami ko po, nasa puso eh, Tagos. Alam mo ba yun? Tagos, Sir Jerry, naririnig niyo po ba ako? Tagos po. Saludo po ako sa inyong talagang bawat salitang binibitawan niyo po at talagang masaya po ang mga nandirito dahil kahit sa simpleng at konting oras na nilaan niyo po sa amin, we are very grateful po sa, from the bottom of our heart. At kayo ngayon, tayo ay binigyan ng pagkakataon ni Sir Jerry from his time, no? Sa Philippines, anong oras na po, Scots? At mag 11:17 ma'am. Ayan, 11:17. Pipili po kami ng dalawang question. Baka meron po maglalakas na loob na mag-question po. As to unmute po, pwede po magtaas ng kamay. Ay, Ma'am Marciana, nakapagtaas ng kamay. Ma'am Marciana? Ayan, magandang gabi po sa inyo, Ma'am, Ma'am Laika at ayan, kay Sir Jerry. May tanong po kayo, Ma'am Marcia. Ayan, yung ano lang po, yung sa Planet IX, gusto ko po kasi maglaro. Eh, kaso hindi po ako makapag-download sa Binance. Meron po bang ibang apps na pwedeng ma-download para po makapaglagay po ako ng funds sa Planet IX? Yun lang po ang aking tanong. Go ahead po. Makakasagot po yan, yung expert po. Pagdating sa Planet IX. Sa ito, sunay ka po ang pinisumugot siya. Wala yung Planet IX. Bali yung wala po, excuse me, wala pong wala kayong Binance. Bakit po? Kasi andito po kasi ako sa China. Stricto po kasi yung ano dito sa mga, yung alam mo kasi dito sa China, blacklisted network dito. Mm. So, meron po kayong Coinbase? Wala pong. Coinbase o coins.ph? Marami po kasi mga wallet. Meron po ako niyan. Pwede po ba yan? Opo. Parang, ang tanong, kailangan ng Binance. Bakit hindi? Sa funds daw, yung mag-ano, ta-transfer po kayo? Eh, parang gano'n? Yan po. Magta-transfer ako ng... Ano po kailangan niyo po? Token Matic, yung mga gano'n. Diba po? Mga Matic, IXT, gano'n? Oo, yung IXT ko, maglagay nga po ako ng wala pong laman yung ano ko doon. Hindi, gusto niya yung sarili niya, gusto niya po yung sarili niyang matutunan sa sarili niyang Oo. Ganun. Hindi ka, yung... kumaga, hindi ka magpapabili kung gusto mo, yung ikaw mismo ang gagawa. Pwede rin po kung maari po kung saan po kung pwede. Teka lang, ang tanong ko po muna, sino po ba ang upline niyo? Sino po ba ang inyong pinaka-leader sa inyo? Yung upline ko kasi hindi naglalaro ng Planet IX, si Coach Jude, tsaka si Coach Jeffrey Patubo. Ano pong team niyo po? Sa Team Unstoppable. Ay, kailan Sir Jerry pala kayo no? Oo, oh, kay Coach Jerry. Oo. Kaya Opo. Ayan, sige po. Kasi team Unstoppable sila. So, hanggat maaari po, doon muna po talaga kayo kakausap doon sa leader niyo po sa team Unstoppable. Kasi naniniwala ako, meron po sila doong expert doon sa team niyo na makakatulong po muna sa inyo. Kayo muna po makikipag-coordinate doon sa grupo ni Sir Jerry. Wait lang, amore. Yes po. Go ahead po, Sir Jerry. Ayun, ma'am, after ng Zoom na to, contact ko po na po sa akin sa messenger po. Jerry Caballar po, para po may guide po kayo sa concern nyo about sa Binance wallet po. So, sige po, sir. Salamat. Maraming salamat.
Ayan. Maraming salamat po. Ayan, tignan nyo po, nagka-connect po tayo ha. Tignan nyo ha. Team Unstoppable po pala kayo. Team Unstoppable si Sir Jerry. So, eto po guys ha, to take down notes lang po. Example po, sa ganitong laro po natin, first of all, maganda po, makakonnect po talaga tayo sa ating mga structure muna. Para sila po, may respect, no? May respect din po, para po magabayan po tayo. Kunyari katulad si Ma'am Marciana, nahirapan siya mag-ano ng mga Binance, nasa China siya. Mayroon po tayo mga sa grupo, na unahin nyo muna po yung inyong structure. Katulad na sinabi ko rin kanina, mayroon din po tayo mga ibang wallet din na pwedeng yung paglagyan ng funds like coins Coinbase, coins.ph. Pero Coach Jerry, i-assist nyo po siya bilang leader ng Team Unstoppable para po mas lalo nyo pong makonsentrate po ni Ma'am Marciano kung paano po yung process. Ano po? At saka yes, pwede yes, rin po kayo magpabili. Yun, maraming paraan ma'am. Pero very good yan kasi gusto mong matuto ka sa mga wallet. Tama po? Yes po, yes po. Yes, very good. Congratulations po. Ina po, maganda po sa Philippines. Ngayon nagkakaano tayo, nag-communication, nagkakaisa, nagkikita kits para po masolusyunan yung mga bawat mga concern po natin. Okay po? Congratulations po. Yan, maraming salamat, Ma'am Laika. Salamat po. Kay Sir Jerry. Ayan. Thank you po. Thank you ayan. Po. Ayan. Sino pa po may mga iba pong tanong? Isa pa po bago po tayo sumunod sa company updates. Thank you, Ma'am Marciana. Ayan. So, tingnan natin kung sino nakataas. Sino? Tingnan mo, Sir Jerry, kung sino yung may question ba sa chat box. Titignan ko yung nakataas lang. Ay, wala na. Tapos na yata. May isa pa. May question pa po ba kayo? Samantalan na po natin. Nandito si Sir Jerry. Ayan. Okay. Meron pa po ba na tanong? Last question po. Ayan. Ay, sabi ni Ma'am Juvie, I'm so grateful and thankful sa aking sponsor, Coach Laika Rodriguez. Hindi po ako iniwan at lagi akong minomotivate sa ating business. Very supported. Thank you so much, my angel, Coach Laika. Naku, thank you naman, Coach. Parang Juvie, thank you very much po. Na-appreciate ko po yung inyong message. Ganun din po ako, salamat po. Ayan. Sino pa po? Kung wala mo, bigyan natin siguro ng pagkakataon ng ating magaling na speaker, no? Pero yan, pasalamatan ko rin po bago ang lahat, no? Pasalamatan ko si Sir Edion niya sa kanyang patuloy na pagbibigay ng update sa ating company. Alam mo po, lagi ko nakikita yung YouTube channel na Sir AJ. Kaya doon po ako kahit na-miss ko yung Wednesday webinar ng company, doon ako nag-aabang kay Sir AJ. So, grabe guys, pasalamatan natin, palakpakan natin si Sir AJ and ipagdasal natin yung kanyang buhay na pagsalayo pa sa lalo ng Panginoon at sa Team Europe and sa buong community ng Crowdland community. Ipag-pray natin ng mga leaders na magkaroon ng mas malawak at malawak na knowledge at wisdom po sa ating business. And of course, sa lahat ng mga bagong sali, bigyan po sila nawa ng Panginoon ng kalakasan ng loob para ipaglaban yung ating business, yung ating negosyo sa Cloud One. So, wala na po akong ibang masabi. And pag meron pa kami mga leaders po na gustong mag-undergo ng aming mga training po, meron pa kami academy, level 1, 2, 3, and 4. So, pag nag-level 4 ka po, isa po ibig sabihin yan, papunta ka na po sa million ang result mo dyan. So, kailangan mo lang mapagdaan yung level 1, level 2, level 3, and level 4. So, message lang po kayo, kumunik ka lang po kayo kay Proplock. Siya po yung din ng aming academy and isa rin po ako sa prop doon sa level 4. So, I hope na pwede kayo mag-enroll doon sa ating academy din. Kung nandito lang kayo sa Pilipinas, pwede kayong sumama sa aming monthly retail training or Unstoppable Transformational Leadership Training para po matutunan niyo po ng mas malalim ang ating business. At pwede rin po kayo matend ng monthly leadership training bukod sa UTL, yung kaming tatawag ng monthly leadership training, yung attributes and causes of failures in leadership. So, yun po ang system namin, no? And tuloy-tuloy lang po tayo. Never ever give up. Dahil lahat ng pagsisikap mo, lahat ng sacrifices mo, walang ibang makikihabang ito kundi ikaw at ang pamilya mo. Lagi matandaan, in every problem, there is a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Maraming salamat and God bless you.
Coach, one moment, may tanong lang po daw pahabol, kung okay lang daw po. Last question po mula po sa aking asawa, kay Coach Danny, kay Danilo de los Reyes. Come over, please. Dito po kayo. Na-miss din po kayo niya. Wait lang po. Coach Danny, pwede ka magtanong? Wait lang, may tanong po aking asawa. Ayan, dahil napaka... Si idol yan. Ayan, eto, go ahead, Coach Danny. Ayan. Ayan, magandang buhay sa ating lahat, ano? Idol, ano? Si Paring Jerry. Yes. Kumusta? Ngayon, may tanong ako sa iyo, no? Bilang leader sa ating company, no? Sa palagay mo ba, kaya ba ng bansang Pilipinas, ng mga Pilipino na makabalik sa Crowd 1 at muling mag-trending ang Crowd 1 sa Pilipinas? At ano ang dapat na gawin ng nating mga leaders na natira dito? Anong dapat na gawin natin? Ano yung advice mo? Yun, ganda. Ang ganda ng tanong mo, sir, no, sa ating business, no? Actually, ito, sir, ito gusto ko na makarating ko sa company, sa management, eh. I hope na makarating ko ng boss na to. Kasi po, bilang isang leader po dito sa business natin, ano po dito sa Pilipinas po, kasi meron tayong tinatawag na kultura. Ang kultura po talaga sa mga networker dito sa Pilipinas is meron tayong tinatawag na headquarters o office para magalan ng ating daily activity o part ng system kasi natin yung centering. So, babalik po talaga ang sigla ng company natin, yung business natin. Maniwala po kayo sa akin, babalik po ang sigla ng Team Philippines, ang problem sa Pilipinas kapag meron po tayong centering na magaganap. Kultura po yan ng Pilipino networker na everyday nagdadala po ng guest sa headquarters para umatin ng training, umatin ng DBP o mga presentation para magkaroon po ng EBC sa ating business company. EBC rules, importante po yung EBC na nung saan kailangan i-tour, ipakilala sa postdex sa mga guest yung ating business. Ngayon, kapag nangyari po yun, I hope na mangyari po yun sa Pilipinas, kasi pag nangyari po yun, babalik po ang sigla ng Pilipinas. At sabi ko nga, kung meron lang sana yung ganong office ng Pilipinas na napuri magkaroon ng centering, hindi mawawala yung mga leaders. At sabi ko nga, kung nangyari yun na mayroong headquarters sa Pilipinas ng company natin, ng business natin, hindi po ako bababa ng 7-figure monthly, siguro. Mas aasog ko po yan. Kasi bakit? Sanay po tayo na magkaroon po ng centering sa office para po mamotivate yung mga leaders. Para mabigyan ng araw-araw motivation. Kultura po yan sa Pilipinas. Kultura po ng mga Pilipino. And, sabi mo, ang ginagawa kasi namin sa previous company, atin ng training, patawag ng meeting, halos every other day may meeting sa office. Then, mag-brainstorming. Pasalamat nga ako, sobrang salido nga ako sa lahat ng mga Pilipino na nag-stay ngayon eh. Sa kabila ng maraming pagsubok na pinagdaanan ng company, sa kabila ng maraming negativity, graba to, sa kabila ng walang office ang company natin sa Pilipinas, pero nananatili, nakatayo tayo. Sobrang salido ako rin, sobrang nakaka-proud, sobrang grabe, matibay ang loob ng mga Pilipino na nag-stay ngayon sa Crowd 1. Sobrang tibay po. Kaya, I hope na makarating ko, malakas ang Pilipinas, promise po yan. Malakas ang Pilipinas, marami pong networking company sa Pilipinas na nagsasucceed po. Kaya ngayon, binuo namin system ngayon sa Unstoppable Generals. Copy po eh, sa isang bagong tayo ng company, na kung saan, yung bagong company na yun, is mas marami pang Unstoppable Generals during that time na nag-start sila. Imagine niyo po ha, during that time nag-start sila, mas marami pang Unstoppable Generals. Pero alam mo, after a year, grabe, wala po sa kanilang nangyari. Thousands of leaders offline. Hindi ganun kadali magkikip ng thousands of leaders offline ha. Pero nangyari, bakit? May office na napagdadalhan ng centering. So, kung meron pong mangyayari dito na office sa Pilipinas, huwag po mag-alala. Kami po mga leaders po ang magpapalago. Magpapalago po ng business natin dito sa Pilipinas po. Kasi bakit po, kultura po namin dito at madaling magpalago ng grupo, ng organization kapag meron pong head or office man lang. So,
Kung mapapansin nyo, first UTL na ginawa na po namin is about 200 affiliates yun. 200 affiliates. Unang kaunaw na ang UTL po na training na kinandak po namin. Then the next month, na UTL umabot po kami ng more than 500. Kung wala lang sanang lockdown na nangyayari, magtuloy-tuloy yung UTL, possible po talagang more than 1,000 offline leaders po ang makikreate po namin that time nag-start kami ng UTL. Pero since marami po mga challenges, may pandemic, may lockdown, etc., etc., napipigilan po tayo. Pero ngayon po, sa mga leaders po na nakikinig ngayon, huwag kayong mag-alala. Kasi bakit? Alam ko naman po na may ginagawang company. Alam ko po na itong tanong na to is katugma din po ito sa binibigay na daan ng creator, ng universe, para po may paparating ito sa company, itong tanong na ito. At ipapromise ko namin yan kapag magkaroon po ng Office Pilipinas. Sabi ko nga sa mga leaders na medyo nawawala ng sa linya eh. Sabi ko, huwag na huwag lang kayong ma-block. Kahit hindi kayo active at hindi binibigay sa inyo yung ato, yung ano niyo, kasi nga marami kayong mga pinagpo-post sa Facebook, huwag laging ma-block. Pag maging okay yung okay sa this company, I hope na pagbigyan pa kayo ulit ng company na makabalik. And sana po, nararamdaman ko po dahil sa tanong na po yan, grabe. Sobrang kinikilabutan ako. Sana makarating ko sa office. Babalik ko talaga ang sigla. Promise ko yan, babalik ko ang sigla. Hindi po bababa ng 7-figure ko, mga leaders po dito sa Pilipinas. Salamat, Coach Jerry. Ano, kahit, nagpapasalamat ako sa iyo dahil, dahil sa tatag ninyo, kay dalawa ni Juan, pinangunahan ninyo dalawa si Presidente. Umatin ako sa inyo, nakita ko yung dedication nyo, yung determination na pangunahan at ipagpatuloy itong ating business. Ngayon, bilang leader, katulad ko, ang iniisip ko rin po ay ang ating mga kababayan, hindi na yung sa personal natin. Yung bansang Pilipinas, kababayan, marami naghihirap. Alam mo naman, tayo ay kumita ng millions, hindi million, kundi millions sa crowd one. At kahit ako, malaking utang na loob ko sa crowd one, gusto ko umangat uli sa Pilipinas kasi late kami pumasok 2020, April kami pumasok. Nauna yung mga leader sa atin sa Pilipinas kasi noong 2019 pa sila. After Africa, Pilipinas. Pioneer ng dalawang bansa sa buong mundo, Africa, Pilipinas. Ngayon, sabi ko nga sa iba, move on tayo. And then, move on, yung mga nakaraan, yung mga nangyari, ay nakaraan na yon, bumangon tayo. Ang tanong ko sa mga leaders, ano ang dapat natin gawin? Ngayon, may suggest ako sa lahat ng mga leaders, kung mahal natin ang bansang Pilipinas, ang ating mga kababayan, magkaroon tayo ng unity, hindi personal lang iintindihin, hindi ka bawat team ang ating intindihin, kundi bansang Pilipinas, mga kababayan natin, dito tayo nabubuhay, suportahan natin 100%, yes. Maniwala at magtiwala sa crowd one, and then, kasi ang uunahin natin, crowd one, hindi ang product and services. Mm. Kasi, ang crowd one, long term siya. Kasi merong long term na residual. Yan ang una ko nakita sa crowd one. Hindi siya 10 years o 20 years lang. Mahabang panahon ang crowd one. At lahat ay dumaan sa crowd one. Kung bakit ka naging millionaire, bakit ako naging millionaire, bakit ako nakapag-resign sa trabaho, bakit na dito ang Planet IX, bakit na dito ang Mixter, ang Metaverse, dahil sa crowd one. Okay. Ngayon, lahat ng mga promotion, lahat ng mga updates, lahat ng mga good news dumadaan sa crowd one. Kaya ngayon, muli, yung tanong natin ay anong dapat nating gawin, no? Anong naiisip ninyo na pwedeng may ambag, no? Ang naisip ko,
magkaisa na po lahat ng mga active leaders na tapat sa Crowd One, sa company. Magkaisa tayo, magtulungan. Tama yung ginagawa nyo, saludo kami dyan na training. Okay? Isama pa natin si Coach Edting, si Master Ed, kasi iba po motivation din niya. Nasa sa atin din po siya. Active siya, lagi na siya dyan, lagi siya na dito. Yung team ninyo, El Presidente, Governador, sa Team Europe, Drivers Team, Team Dubai, Ma'am Lynn, nakadikit siya sa akuan, sa opisina sa Dubai. Magsama-sama tayo yung mga nadito pa, yung nag-stay, yung tapat, hindi umalis. Kahit konti lang tayo ngayon, pero ang inaisip ko, dahil sa ganda ng Planet IX, Metaverse, Mixter, lahat pa ng mga product and services, lalabas yung ating C1 token at saka yung NFT natin, hindi tumitigil ang company, sina founder, dumadagdag yung mga opisina, meron pa mga opisinang bubuksan. Muli, ako gusto makipagkaisa sa mga Pilipinong mga leaders na ibalik muli natin ang Pilipinas sa Crowd One. Kung after Africa, Pilipinas, pumasok ang Vietnam at saka Chinese, pero may pag-asa pa tayo. Yes. Dito pa tayo. Go. Alam ko magte-trending ang kuan, ang Planet IX. Sinabi ko noon pa, mga 3 months ago, sinabi ko, pasok agad, hataw tayo, 1 million player Pilipino sa Planet IX. Kapag kumikita na po ang 1 milyong Pilipino sa Planet IX, kasi ang nakita ko dito, kahit dito sa mga Italianong mga na-invite namin, yung mga bago, pinipresent namin ang Planet IX. Siyempre, bibili sila ng cargo, bibili sila ng mga katulad ng NFT, ipipresent namin yung Crowd One. Yes. Ano daw yung Crowd One? Pero ang totoo, sira po si Crowd One dahil sabihin natin na 90% na hinto, 10% lang ang natira. Imagine nyo, 50 million tayo sa Crowd One. Ilan ang membro sa Metaverse? Wala pang 3M. Kung susukatin mo siya, wala sa 10% ang natira, di ba? Coach Jerry, logic lang yan. Kasi kung nandito lahat ang active ang 50 million, sana 10 million, 20 million sa Metaverse nag-register na sila. Dahil yes, yes. Yung active, katulad tayo, sumusuporta tayo sa product and services. Lahat yan, tatakilikin natin yung mga product and services. Pero kitang-kita, 50 million, ang membro sa Metaverse, ang membro po sa Metaverse, wala pang 20 million, wala pang 5 million, di ba? Ngayon, sinusukat natin yung active. Pero, dahil sa nagpapatuloy ang ating company, lumalaban talaga, hindi siya totally dumapa, no? Nandiyan si founder, nagtatrabaho, management, tuloy-tuloy. At tayong mga, sabihin natin, mga 5 million tayo na natira. Sa 50 million, 45 million nawala, nahinto yung 45 million. Ang 5 million, nandito pa. Unti-unti pumapasok na sa Metaverse. Alam ko, pag lumabas ng C1 token at NFT, yung Web3 wallet natin, nandiyan ang Planet IX na magiging... Ang isip ko sa Planet IX, 1 million papasok from Pilipinas, from Philippines. 1 million, sabihin ko sa inyo, tandaan nyo to. Magkita-kita tayo sa December. 1 million tayo sa December. Filipino community, Planet IX player, Filipino, sa December, tandaan nyo sinabi ko, 1 million yan. Kasi sa pag-welcome ngayon natin sa Pilipinas, i-bless tayo ng Panginoon. Dahil ito ang gagamitin ng Panginoon, yung Planet IX, para makabalik ulit ang Filipino community sa Crowd One. Pag pumasok sa Crowd One ang Pilipino, lahat niya ay ma-avail niya lahat. Kaya niyang pumasok sa Metaverse, sa Mixter, at sa lahat pang, may dalawa tayong company papasok ngayon, marami pang mga company na nakapila sa Crowd One. Ganon din sa Planet IX. Sabi ko nga, ang daming basket dito, Coach Jerry, sa Crowd One, sa Planet IX, ang daming basket. Kinumpit ko po yan. Nasa 30 basket po. Tingnan nyo, maglagay ka sa NFT. Okay, may kasamang token yan. Diba? Sa Crowd One. Meron kang network. Diba? Maging director ka, mayroong residual ka. Diba? Pag ikaw ay may position, basket yon. Mayroong residual income, monthly na yon. Bumili ka ng token.
Yung kinikita mo sa crowd one, ibili mo ng token, i-stick mo. Di ba? Another na basket yon. Bili mo ng facility, nagkaroon ka ng energy, i-stick mo. Another na basket. Bumili ka ng mga assets sa yung mga inilalabas na NFT ng Planet IX. Katulad ng mga golden badge, golden helmet, global ways. Di ba? Pag binili mo yan, merong airdrop. Di ba? Katulad ngayon, parang nasili ko, may airdrop na yan. May airdrop, di ba? I-imagine mo, bibili ka na isang product, isang bagay sa Planet IX, walang tigil yung airdrop. At yung airdrop na yon na bibinta yun, napepera. Di ba? Na meron tayong mga lupa diyan sa Planet IX, nakakagawa tayo ng teritory, i-stick natin, pwede natin ibinta, magbasura ka, makakuha ka ng blueprint, binta mo, daming basket, di ba? Ang daming basket. Papasok pa itong metaverse, eh. Another na token, another ng virtual trading games in metaverse, di ba? Yes. Grabe. Talaga tama ang iyong motivation, Coach Jerry. Nasa desisyon at saka nasa isipan lang natin yung dapat tatakanan natin talaga na 100% mag-decide tayo na ito na gawin na yung massive action at saka yung effort natin. And then communication, importante ang communication. Sabi ko nga this time magkaroon na tayo ng communication, Coach Jerry. El Presidente, Coach Jerry, Ma'am Lynn, Coach AD, Coach Anton, lahat pa ng mga na dito sa company, magkunik-kunik na tayo. This time, magkaroon na tayo ng unite. Communication, araw-araw, yung updates, yung mga tao, papuntahin nyo dito, ang aming tao, papuntahin namin sa inyo. Lahat tayo, kailangan ni isa na. Yung dati, yung nakaraan, Coach, masasabi ko, wag na natin pag-usapan yung problema ng Filipino leaders no nakaraan, move on. Wala na may tutulong yon, di ba? Sa atin, mag-move on tayo, maggawa tayo ng paraan para mag-unite, magkaisa tayo, para tayo tumaas ulit, makabalik ulit sa Proud One, and then kasama ang Planet IX at lahat ng mga product and services, alam ko makakabalik tayo. Alam ko, makakabalik tayo. Yes! Tayo mga na dito, na natira, bayani tayo. Kasi tayo yung mga mentor, tayo mga leaders, tayo mangunguna, tayo magbibigay ng example sa kanila, tayong halimbawa nila. Nakuha nyo? Yes. Kaya ngayon, tatag, tsaga ng leaders. Dahil yung pag-asa makaahon ng ating mga kababayan, nasa ating mga kamay, nasa ating mga tatag. Nakuha nyo, Coach Jerry? Kasi kung walang magsasabi, yes. Kung walang mag-i-stay, nakatulad natin, paano ng ating mga kababayan? Ang dami naghihirap. Alam naman natin ngayon, blockchains, very strong system. Tapos, yung digital asset, ito na ngayon pinaglalagay ng mga billionaire sa buong mundo. Alam niyo po ba yung dito sa Europa, mga billionaire kanya-kanyang invento ng wallet. Ay, yung banko nila, yung pera nila sa banko, nila, pinapasok na sa blockchain, sa mga wallet, token, crypto. Kasi nga, walang hirap eh, matatransfer mo kahit nasa bahay ka lang. Ngayon, unti-unti na rin yung mga banko nagsasarado. Bakit? Wala na napunta sa banko. Kasi nga, pati sa gobyerno dito, online, yung ibibigay sa'yo site, magtanong ka dito, sabihin sa'yo, ito yung site. Diyan ka, pumunta, pasukin mo, diyan ka magtanong, diyan ka mag-fill up, diyan ka magbayad. Nako nyo, ang ating company, yung ating system, ito ay digital platform na very strong kasi nga ang Crowd One, 4 years na, hindi siya tumigil at ngayon, marami pang papasok na company. At ang Planet IX, grabe, sinig tayo ng Planet IX. Sabi ko nga, sintanong ko sa sarili ko, papaano kung walang Planet IX, ano kaya ang Crowd One? Di ba? Mabuti na lang may planet IX tayo. Kasunod na ang metaverse, kasunod ng ibang company, babangon ulit tayo. Kaya salamat talaga sa mga leaders sa katulad nyo, Coach Jerry. Thank you. At GL Presidente. Sa lahat mga thank you Coach Jerry. Ingat ka lang. Thank you Coach Jerry. Salamat Coach Danny. Ayun. At least ang ganda ng question ni Coach Danny no sa kay Coach Jerry, talagang na justify niya no yung ating question kanina.